Hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. So kung guys, itong share ko sa inyo. Bali ito yung connection or wiring diagram ng signal light saka hazard. So bali itong connection na to ay pag naka-hazard ka, tapos gumamit ka ng signal light, kung saan mamatay yung hazard, signal light ang gagana. So bali ito yung ating, ito yung share ko sa inyo ngayon. So bali mayroon gumawa nito sa YouTube din. Doon ko rito nakita sa YouTube kasi wala siyang diagram na pinakita. Kaya medyo mahirapan sa sundan. Kaya naisip ko na gawa ng tutorial yung video na yon. O kaya gawa ng diagram yung video na yon para kahit pa paano ay may masundan o kaya madaling makuha. Kasi siya gumawa siya, wala siyang diagram eh. Nag-actual siya kasi wala siyang pinakita ng diagram. So ito naman sa akin, wala akong actual. Pero may diagram akong papakita. So kasi wala akong pambiling materialis, wala akong materialis na mga gamit. So bali, upusan na natin guys. So bali ito pwede pang ano, mas madali ito pag sa motor gamitin, mas madali siya sundan o kaya madaling wiringan ang motor kasi kakonti lang yung wiring na motor. So bali ito yung ating bumbilya, bali dalawa ito, bali apat po, sa actual apat harap likod. So bali dito may dalawa. So bali yung kabila ng bumbilya ay naka negative naka body ground. So bali yung kabila ay dadaan ng relay. Pero ating relay plato guys, ano, may tay, wiringan ko muna to. Dikit ko muna dito. Ito ay pupunta sa 87. Yan. So bali itong relay pala natin guys ay bali apat na relay, di ba? So bali itong dalawang relay nito ay single pole, single throw, okay, normally na relay. Normal na relay. Kahit apat, kahit 4 pin na relay, pwede kang gumamit dito. Bali, ito yung ginamit ko rito ay 5 pin, pero parehong 87-87. So, pag parehong 87-87, magkadugtong lang yung 87 na yun. So, bali, itong dalawang relay na rin ito ay ano to? Single pole, double through. Yung mayroong normally closed, normal open, or mayroong 87A. Na agad-agad, yung 87A sa katarte, agad-agad magkakalapat. Tapos, sa bibitaw lang ang contact pag nag-trigger itong relay, itong coil. So, balik tayo. So, ganun din itong kabila. Itong kabila na to, liter natin sila guys sa 87. Ano to? So, bali hindi ko siya ma... Yan, 87. So, 87A. So, bali itong 30. Ito pa pala. Itong 87 ng single pole, single throw na relay. So, connect din natin yan. So, ganun din tong sa taas. Yan. Yan ang connection niya. Tapos, itong 30 ng single pole, double throw, ito'y pupunta sa hazard switch. Ito yung ating hazard switch. Ito yung sa ating signal light. Signal switch, relay, battery, plus relay. So bali dito siya sa kabilang side kukuha. So bali ito yung sa hazard natin. So yan. Tapos ganun din itong kabilang ilaw, sorry, kabilang relay, dito rin sa kabilang side. Yan. So, medyo hindi lang pantay, hindi lang tuwid. So, ayan. So, bali pag dikin mo ng ano, pag switch mo ng hazard, so, lalapat itong dalawa na yan. So, sabay ito, iilaw. So, para umilaw ito, kailangan din ng supply galing sa flash relay. So, dito tayo. Sa flash relay ito, pupunta sa medyo, ano natin, medyo release natin ng kante. So, ayan. So, yan tayo. Ito yung, ay, palampas ako. Yan. So, itong X na to, ito'y galing sa supply o kaya sa battery o sa susi. Itong L, ito'y sa load. So, bali, ito yung X natin ay pupunta sa fuse. Fuse muna bago punta sa battery. Para kahit
hindi ka naka-on yung susi, pag switch mo ng hazard, gagana pa rin. So, bali ito yung positive natin. Ito yung negative natin na battery terminal. Ito yung kabila ng battery terminal ay naka-negative, naka-body ground. Kabila ay naka-positive. So, bali itong fuse natin ay 10 amperes ng hazard. So, yan. So, pag switch mo ng hazard, kasi load ito, so magbibling itong relay sabay na itong dalawa. Magbibling. So, para mamatay itong kabilang side, kasi dapat pag nagsignal tayo, mamatay yung kabilang side. So, ito, wawaringan natin itong relay na to. So, bali ito 586, duman ng coil. So, bali yung gagamitin ko rito itong negative, itong 85, lahat 85. Kasi pwede kang gumamit ng 86 nito, ang gawin mong negative, pwede rin ng 85. Kasi baliktaran lang naman yan eh. Wala namang polarity ito. So yan, 85 ang aking gagamitin or gawing negative. So yan lang magiging connection. Tapos, para gumana itong relay, kailangan ng power or supply. So ang gagawin natin dito, so bali itong 30 pala ng relay din na single pole, single throw, ito ay magiging dito rin natin kukunik sa flash relay. Tapos ganun din itong isa sa flash relay din. Yan. Yan siya. So, bali nakabang na lang si ano. Mamaya, pag-trigger ito, lalapat to. So, ayan. So, para gumana ito, kailangan din ng, itong 86 na ito, kailangan ng positive para gumana. So, ang gagawin natin, linyahan natin yung left side, dito sa left side na to. Yan, left side. So, magti-trigger na ito mamaya, gawa nung maglalagay, magkaroon to ng power or ng supply. So, ganun din yung kabilang side. Ito, sa right hand na to, sa right side, kailangan din natin ng yan. Diba? So, pag nag-switch ka rito, kailangan ni-plan natin para gumana pala yan. Wala palang supply. So, kailangan natin ng ito. Ito guys, dadaan siya ng ignition switch sa ACC, sorry, o sa on position ng susi. Bali, ito yung fuse din natin na 10 amperes. Pwede rin kasi ito isabay dito sa battery na to. Kaso nga lang, pag sinabay sa battery, kahit hindi ka naka-on yung susi, pag switch mo ng signal, magkaroon siya ng signal light. So, kaya kailangang isama rito. O, depende sa inyo. Kung pwede nyo isama rito para hindi na kayo gumamit ng fuse, o kaya pwede nyo siya hiwalay. Mas madali guys, sa motorsiklo ito. Mas madali siyang gawin. So, bali, saan na ba tayo? So, ito na. So, para, for example, switch kayo ng hazard, switch kayo ng hazard, sabay na magbiblink itong dalawa. So, pag signal nyo ng kaliwa, pag lumapat ito, so, magkakaroon to ng, titrigger ito, itong relay na to. Para nag-trigger ng relay na to, so, lalapat na itong 30 sa 87. So, ang mangyayari, magkakaroon na rin ng contact sa flash relay. Ganun. So, magbibling ito. So, para mamatay itong kabilang side, diba, hindi pa rin siya mamatay kasi nakalapat pa rin ito. Nakalapat pa rin. Ibig sabihin, kahit magsignal ka rito, tuloy pa rin yung hazard niya, yung double. Kasi nakalapat pa rin. So, kailangan para bumitaw ito, kasi ito yung, hindi ko pa nalagyan, right side. Ito yung left side.
Yan. So, kailangan, pag nagsigal ka ng kaliwa, kailangan bibitaw itong sa right side. So, dito tayo. So, ayan. Diba nakadikit? So, masyadong, lakihan na natin. So, ito ang ating lalagay dito. So, yan. So, nakuha niya. Pag sindalan kaliwa, itong gagana, ito rin ang sasabay. Gagana rito, titrigger ito, magmamagnet. So, bibitaw siya rito. Kasi, dito siya kumapres, sabay natin yung linya niya. Ito, sabay na gagana o magtitrigger. So, mawalan to ng supply. Ito, bibitaw na siya rito. So, mamamatay itong kaliwa. Ay, nung kanan. So, ganun din ang kaliwa. Ano? Ito, sa yung kaliwa? Ito. Itong kaliwa, dapat mamatay din yan pag nag-signal ka ng kanan. Yan. Sa pa yung kanan? Ito, ano? Duling. Lino-lino, hindi. Yan. Yan. Gagana ito sasabay, di ba? Pag kaliwa, pag ay pag kanan, so sabay itong kanan, ito didikit, bibitaw to. So buhay ito, patay ito. Ganun din sa kaliwa. Patay ito, bibitaw, buhay ito. Kaya tuloy pa rin yung signal. Hindi mo na kailangan patayin yung hazard para gumamit ka ng signal light. Kahit na signal light ka, kahit nakasar ka, pwede kang gumamit ng signal light. Kaya nang yun ang ito yung ano, ito yung connection na to. So lagyan din ng pangalan. Ay huwag na lagyan ng pangalan. So bali ito yung ganito yung connection na to. Ito yung purpose niya, kung bakit kailangan mo ng apat na relay. So, sana guys, meron kayong nakuha o kayo nakapagawa kayo ng kunting idea. So, bago ko pala tapos itong video nito, shout out muna. Shout out muna kay Boy DIY, kay Rodney Ranum from Rock Tech, Saudi Arabia, kay Boss Orel Moto 88, tapos kay ano ba to? John Asley o Jonas Lee Valdez. So, shout out sa apat saka sa channel ni Kisha Channel. Shout out.